Ako baguhan pa ako sa sniper. Raider carb user ako. So, si sniper muna yung gagamitin natin ngayon palagi. Kasi medyo mahal nga yung gas. Kapag raider yung gagamitin natin, nako, soki tayo sa gasoline station. Degrees Celsius lang. Tapos yung air fuel ratio natin, papalit-palit sa 15 or 14. So, sakto lang yung tono ng ECU natin. Tingnan natin, mga kabrugs, no? Kung gumagana ba yung regulator pa natin. Celsius na tayo. So, 110 talaga degrees Celsius bago gumagana yung regulator pa natin na kapag naka-neutral tayo, nakatigil tayo. Ayan, oh. Ayan. Lakas ng hangin. So sa mga naka-sniper 150 users dyan na naka-stock speedometer, hindi nila alam kung kailan gumagana yung radiator pa nila. Hindi nila makikita yung temperature ng makina nila kasi kulang yun sa information eh, yung stock na speedometer. Itong speedometer na ito, andito na lahat eh. May voltmeter na siya, hindi mo na kailangan magpakabit ng voltmeter niya. Orasan, meron na din. Tsaka air fuel ratio natin, tono ng ECU natin. So mga kabarks, welcome po sa panibago nito na video. At sa video na ito is tatalakayan po natin ang temperature ng makina natin or degrees Celsius ng makina natin. So dito makikita natin sa panel natin mga kabarks, no? Itong mga kabarks, no? Itong nasa taas, ito yung voltmeter ng battery natin. So 13.1 yung battery natin, voltmeter. Tsaka yung itong nasa baba, ito yung orasan natin. So time check is alas 8:30 ng umaga. So dahil nga yung content natin ngayon is temperature ng makina natin or degree Celsius ng makina natin. So ito yung nasa taas, yung voltmeter natin. So palitan natin ng temperature or degree Celsius ng makina natin. Tsaka ito nasa baba, palitan natin ng air fuel ratio. Ito mga kabarks, ginawa ko itong video na ito para malaman nyo kung ilang degree Celsius ba bago gumagana yung radiator pa natin. Kasi yung iba, yung mga sniper user dyan, mga version 2 at saka version 1, sinasabi nila na hindi daw gumagana yung radiator pa nila. So tingnan natin kung ilang degree Celsius ma-reach natin bago gumagana yung radiator pa natin. So lipat lang natin, long press. Dito tayo. So voltmeter, palitan natin. Ayan. Okay. So ayan mga kabarks, napalitan natin. So ang degree Celsius natin is, so 101 yung degree Celsius ng makina natin or temperature, yung init ng makina natin. At saka ito yung nasa baba, ito. So ito yung air fuel ratio natin na 15 or 14, papalit-palit siya. So tingnan muna natin mga kabarks, no, kung ilan bang maximum dito na init ng makina natin. So link press lang natin dito, number 4, ayan, dito tayo. So ito mga kabarks, no, 115 degrees Celsius. Kapag umabot tayo sa 115 degrees Celsius ang init ng makina natin, automatic ga-alarm siya dito ng temperature. Yung kulay pula yan, no, kung nakikita nyo, medyo malabo kasi araw ngayon. Yan, no, umiilaw siya, nagbibling, sobrang init ng makina natin. So siya nga pala mga kabarks, no, 105 degrees Celsius na yung makina natin dahil nakatakbo na tayo ng 200 kilometers ata yun. So yan, no, yun yung init ng makina natin. Dito ako sa Basak, Mandawi. So papunta ako ng Basak, Lapu-Lapu. So yung tatakboy natin yung almost nasa mga 17 kilometers or 15 kilometers. Let's go mga kabarks. So 107 degrees Celsius yung makina natin mga kabarks. So mas lalong umiinit siya kapag nasa traffic. Ayan. Hi ma'am. Hoy! Kapal na mukha mo. Ganda mo ma'am. Hindi muna ako magsasalita mga kabarks. Sobrang traffic. Dahan-dahan lang tayo kasi pauwi naman tayo. Hindi naman ako nagmamadali. Pauwi na ako galing sa trabaho. So mga kabarks, no, nasa 100 degrees Celsius na tayo. Kanina umabot tayo sa 107 degrees. So napansin ko mga kabarks, kapag mabagal yung takbo natin, mas lalong umiinit yung makina natin. Pero kapag sobrang bilis yung takbo mo, ay, hindi naman ganun sa sobrang bilis. Yung tamang-tama lang, takbong tsaka bilang, mga 60 kph or 50 kph. Unti-unting bumababa yung init ng makina natin. Ayan, oh, nasa 96 degrees Celsius na ako. So ayan, bumaba na siya. Pero kapag bumper to bumper yung traffic, mas lalong umiinit siya. Kaya yung sinasabi nila na yung iba na overheating daw,
Ayun o, makikita mo dito. Mas lalo na siyang bumaba. Nasa 92 degrees Celsius na ako. Tapos yung air fuel ratio ko nasa 14.8. Ayan. So tama lang yung tono ng ECU niya. Yung takbo ko nasa 70 kph lang. Naka 4 gear lang ako. 88 degrees Celsius na ako. Kanina umabot ako yung pinaka init natin nasa 107 degrees Celsius, pero ngayon nasa 86 na ako. Mas lalong bumaba yung degrees Celsius kapag straight yung takbo mo. Lalo na mahangin dito sa Mactan Bridge, oh. Sobrang lakas ng hangin. So yan, ang daming future nitong speedometer nito. Ang daming alam. Yung iba, yung naka-sniper user dyan, ulit-ulit ako, ayaw daw gumana yung radiator fan nila, sabi. So, mamaya pag-usapan natin yan kung kailan ba gumagana yung radiator fan natin. Ako, baguhan pa ako sa sniper. Raider carb user ako, pero wala pa akong masyadong alam dito. Lagi lang akong nagre-research. ECU control to eh. Hindi tulad sa Raider carb na CDI lang yung nagpa-function sa kanya. Madali isang kalikutin. So, si sniper muna yung gagamitin natin ngayon palagi. Kasi medyo mahal nga yung gas. Kapag raider yung gagamitin natin, nako, soki tayo sa gasoline station. So, 81 degrees Celsius pa rin. Nagre-record pa ba ako? Ayan. Still blinking, man. Ayan, nakapula na gloves ako. Kasi gloves to sa raider ko. Terno na sa kulay ng raider ko na kulay pula. Ayan. Saka yung helmet ko pang raider, may decals na Raider 150. Tapos yung motor sniper. Saka na lang bibili tayo ng pangsuot na pang sniper talaga. Kawawa naman si sniper. Hindi natin bilhan ng pangsuot sa kanya na pang terno sa kanya. So mga ka-works, no, about sa radiator pan, sabi nila hindi daw gumagana, di uman, no. Dalawang options yun eh, na hindi gumagana yung radiator nyo. So dalawa lang yun mga ka-works, ang options na yun na hindi gumagana yung radiator pan. Una dyan, kapag mabilis yung takbo mo, hindi siya gumagana. Gagana lang yung radiator pan mo kapag mabilis yung takbo mo tapos nakatigil ka, naka-neutral yung motor mo. Huwag mong patayin yung motor, ha, yung makina. Halimbawa, tumakbo ka ng 30 km or 25 km tapos huminto ka and then naka-neutral lang, huwag mong patayin, ha. After mga 3 minutes, gagana yon yung radiator pan. Hindi siya gumagana kapag mabilis yung takbo mo. Hindi naman sa mabilis yung takbo mo. Yung tumatakbo ka talaga na normal lang, hindi siya gumagana. Yan, 84 degrees Celsius tayo. Nasa 84 kasi mabagal yung takbo natin. So, pangalawa mga ka-works, no, na hindi gumagana yung radiator pan natin, kapag maiksi lang yung pinuntahan natin. And then, gagana lang siya. Kahit maiksi lang yung pinuntahan mo, gagana siya kapag, halimbawa, 5 kilometers lang or 10 kilometers yung pinuntahan mo o 15 kilometers tapos bumper to bumper yung traffic, yun, gagana yun yung radiator pan mo. Kasi katulad nga yung sinasabi ko kanina, kapag mabagal yung takbo mo, mas lalong umiinit yung makina mo. So kapag bumper to bumper yung traffic, so yun, sobrang init yung makina mo. Kapag tumigil ka, gagana yun yung radiator pan mo. So yan, nasa 85 degrees Celsius tayo. So yung iba na mga sniper user dyan, mga kapwa ko yung sniper user dyan, hindi mapakali na hindi daw gumagana yung radiator pan nila. Gagana yan. Depende lang yan sa pag-observe mo eh, yung radiator mo. Dapat observeran mo yan. 83 degrees Celsius na tayo. Mamaya pag tumigil ako doon, gagana yon. Basta huwag nyo lang patayin yung motor nyo. Dapat naka-neutral siya. Huwag nyo patayin kaagad. Yung iba kasi sniper dyan or kahit anong motor, pagdating nila sa pinuntahan nila, pinatay nila kaagad yung makina nila. Hindi. Antayin mo muna mga 3 minutes bago ko patayin yung makina mo. Hindi naman ako mekaniko, pero mahilig talaga ako mag-research sa mga Google. Lalo na pag mga FI yung motor. So yan, bilisan natin yung takbo. Try natin para bumaba yung degree Celsius natin. Try natin mga 70 kph. 72 kph. Oh, ayan, bumaba yung degree Celsius natin. Nasa 81 degrees Celsius na tayo. Yung init ng makina natin. So hindi yan mag-overheat. Hindi yan, lalo na kapag long ride, halimbawa sumasali ka sa Cebu Loop Endurance. Hindi yan, hindi mo yan maabot yung 115 degrees Celsius sa makina mo kasi straight talaga yung takbo mo eh. Hindi naman traffic yung dinadaanan mo.
dito mga kabarks, no? Hinto tayo dito. So, ayan yung degree Celsius natin, 82 degree Celsius. So, antayin natin. Paangat na paangat yung degree Celsius nyo. Ayan, nasa 85 na. So, mamaya gagana yung regitor pa natin. Kahapon, hindi ako naka-vlog pero umabot ako ng 110 degree Celsius. So, gumagana yung regitor pa natin. Kapag na umabot na tayo sa 110 degree Celsius. So, ito ang layo to eh. 86 degree Celsius lang. Tapos yung air fuel ratio natin, papalit-palit sa 15 or 14. So, sakto lang yung tono ng ECU natin. Di na kailangan magtono ng ECU kasi naka-stock ECU naman tayo eh. Tingnan natin mga kabarks, no? Kung gumagana ba yung regitor pa natin. Hindi pa siya gumagana. Ayan. Kasi hindi pa ako umabot sa 110 degree Celsius eh. Antayin lang natin. 92 degree Celsius. Ayan, 100 degree Celsius. Malapit na. Kapag umabot sa 110 degree Celsius, gagana tong regitor pa natin. Kasi kahapon 110, paulit-ulit na ako. 110 talaga yung degree Celsius niya bago gumana yung speedometer natin. Yung regitor pa natin. So, 101. Konti na lang. 103 degree Celsius. So, upo muna yung camera ko mga kabarks, no? Baka maluwat pa ako. Update ko lang kayo mamaya kung malapit na sa 110. Yeah. So, yun mga kabarks, no? Umabot ako sa 110 degree Celsius. Gumagana na yung regitor pa natin. Kaya bumaba yung degree Celsius natin. Nasa 104 degree Celsius na tayo. So, 110 talaga degree Celsius bago gumagana yung regitor pan natin na kapag naka-neutral tayo, nakatigil tayo. So, kapag gumagana na yung regitor pan mo, automatic bumaba na yung degree Celsius mo. Ayan o, nasa 102 degree Celsius na ako. So, tingnan natin yung regitor pan natin. Ayan o. Ayan. Lakas ng hangin. Ayan. Ayan. Lakas ng hangin. Init yung buga ng hangin. So, take note mga ka-sniper user dyan, 150 or 155. So, yung temperature ng makina nyo kapag umabot kayo sa 110 degree Celsius, saka siya gagana yung radiator pan natin. So, sa mga naka-sniper 150 users dyan na naka-stock speedometer, hindi nila alam kung kailan gumagana yung radiator pan nila. Hindi nila makikita yung temperature ng makina nila kasi kulang yun sa information eh, yung stock na speedometer. Itong speedometer na ito, andito na lahat eh. May voltmeter na siya, hindi mo na kailangan magpakabit ng voltmeter niya. Orasan, meron na din. Tsaka air fuel ratio natin, tono ng ECU natin. So, yun lang. So, dito ko na tatapusin ang aking video mga kabarks. So, maraming salamat po sa inyong panonood na umabot ka sa dulo ng video na ito. So, ride safe po sa ating lahat. See you on next vlog mga kabarks. Adios. Bye-bye. Peace out.